So, kumusta ulit kayo mga kababayan ko? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi muli sa inyo mga kababayan ko. Ngayon po ay September 14, araw po ng Sabado at sa kasalukuyan ay nasa Pasay area po tayo at yun na nga. So, tapos na natin baybayin yung Harrison. Ngayon naman, nandito tayo sa may Pasay Sports Complex. Dito sa may malapit lang mismo ito sa may Pasay City Hall. So itong may napansin ako dito mga kabayan ko, itong si Manuel Colayco. So i-comment nyo nga mga kabayan ko kung sino ang nakakilala dito kay Manuel Colayco na dati. So napakaraming basura yung paligid niya dito po mga kabayan ko. Yan. At napakarami rin pong mga damo. So yung ngayon ang nakita ko naman ay wala na yung mga damo. Yan. Wala na yung mga damo niya. Ito. So malinis na rin yung paligid niya. At ito po si Manuel Colayco. Yan. So ito yung paligid niya mga kabayan ko na dati napakaraming tahi dito at napakabaho talaga dahil ultimo yung mga traffic enforcer dito ay ginagawa nila itong CR o dito sila umiihi mismo dito sa may parang tawag na to, parang bulok na kahoy na yan dyan. Kaya ginagawa nilang CR to dahil nga dati sa sobrang kapal lang ano na ito ng damo talagang matatakpan talaga yung mga taong gumagawa ng hindi maganda dito sa area na to. Tapos may napansin pa ako dito mga kabayan ko, sa paligid nito ay may mga nakita tayong mga basura. So ang dami pa rin talagang basura dito sa may Pasay Sports Complex. Tapos kung titignan mo ay napaka lumang-luma na talaga niya tingnan. So may pag-asa pa sana to kung yung mayor dito ay bibigyan niya ng pansin to na pagandahin ulit no or ibangon muli yung Pasay at pagandahin nga itong Pasay Sports Complex. Ito na siya. Ayan, so pininturahan na nila itong pinaka small fountain nila dito. Ayan. Bagong pintura na siya. Pero kahit bagong pintura siya mga kabayan ko, kung yung paligid naman ay madumi, so useless lang din. Katulad na lang na ito mga kabayan ko. Ayan. Alam ko ano to eh. Hindi ko alam kung tapunan talaga to ng basura dito. Ayan. Pero sa tingin ko isa siyang paso na malaking paso. Ayan. Ito yung Pasay Sports Complex mga kabayan ko. Ayan. Tapos dito naman sa kabilang side na to. Dito dati, ayan, tuwing sasapit po kasi yung hapon, no. Sa kabilang side na 'yan, may mga nagbebenta po diyan ng mga lugaw, mga ganun yung mga street food. Ayan, paghapon dito po sila nakapwesto. Tapos may mga nakikita rin po tayo mga naka-park dito na kahit may nakalagay nang ano parking, pero diyan po sila nagpa-park sa side na 'yan. So ngayon naman pupuntahan natin yung papuntang Cuneta Astrodome. So check natin yung paligid na ito kung nilinis na ba. Kasi dati binomba nila to, pinaliguan nila yung kalsada dito. Pero hindi ko alam kung isang beses lang nila ginawa yun or continuous pa rin. Ayan, so as you can see mga kababayan ko, nakikita nyo naman na hindi talaga malinis itong gilid mismo ng Pasay Sports Complex at napakarami talagang tingnan. So ayan, kita nyo naman, maraming obstruction. Ayan, ang dami. So hindi ko alam kung allowed sila mag-park dito or what, pero sa tingin ko walang nakalagay dito na pwede sila mag-park, kaya tingin ko illegal to, illegal parking ang tawag dito. Ayan, so binabaybay naman natin mga kababayan ko yung papuntang Cuneta Astrodome.
So ano, share ko lang din mga kabayan ko, itong mga paligid na lang, itong paligid na to or gilid na to ay dati sobrang napakadumi niyan, napakabaho. Dahil ngayon nga, kung ano yung nakita nyo dun sa may monumento ni Manuel Colayco na ginagawang taihan at ihian, ganun din po yung ginagawa dito sa gilid na to, dyan mismo. Ayan. Pero ngayon wala na yung mga basura. Ayan, so yung sa likod talaga na ito mga kabayan ko, medyo may kapangitan talaga ang itsura niya. Hindi siya maganda tingnan sa mata. Dahil marami tayong mga nakikita, mga obstruction dito. At malapit din po ito sa may barangay hall. Ayan, dito yung barangay hall na to, kasi dati dito ako kumukuha ng ano, ng barangay clearance ng store. Ayan po, so pakita ko sa inyo na katunayan na tama yung sinasabi ko na illegal sila. Ayan, so may nakalagay na bawal umihi, tapos no smoking, tapos bawal magkalat. Ayan. At syempre may nakalagay din na no parking dun sa kabila, pero wala. Tapos may nakalagay na rin po sila dito mga ano, mga trash bin, no. Ayan na. Kasi tapos may nakalagay na rin po na sign na bawal magkalat. At yun nga, diyan sila dapat magtapon ng basura. Ito yung barangay hall na pinagkukuhanan ko dati ng barangay clearance. Ayan. Ito na yung gilid mismo ng, ay hindi ko alam kung gilid to or harap ng ano to, ng Cuneta Astrodome. Ayan. So ang na-implement naman nila dito na bawal, ayun nga, bawal mag manigarilyo, tapos bawal magkalat. So sa bawal manigarilyo at magkalat, napaka-agree ako dun kung may papatupad nila yung mga na-implement nila dito na bawal manigarilyo at bawal magkalat. Pero yung sa bawal magkalat, hindi ko nakita yung kalinisan dun. Kasi sa harap pa lang ng Pasay Sports Complex, nakita naman natin at pinakita ko sa video yung kung gaano nga baka dumi or kakalat yung harap mismo ng Pasay Complex. Ayan, ito po yung Cuneta Astrodome, mga kabayan ko, dito sa may Pasay. So malapit lang po siya sa may tawag na ito, dito sa may Jollibee, tapos McDonald's dito sa may Libertad. Ayan po yung footbridge na yan, ayan po yung Libertad. Tapos pag nandiyan ka po galing, maglakad ka lang po ng kaunti papunta dito sa may Cuneta Astrodome. So ito naman mga kabayan ko ay Rojas Boulevard pa to. Rojas Boulevard Service Road maging sa kabila hanggang dun sa kabilang side. Ayan. Ito. Ayan, ito mga kabayan ko yung Rojas Boulevard Service Road. Ayan. So, makikita naman natin. Ayan. So, i-comment nyo nga mga kabayan ko sa baba kung ano po yung nakita nyo. Kung may pagbabago ba or ganun pa rin sa dati. Or mas lalong lumalapa yung kalat at ang mga sidewalk obstruction, mga illegal vendors. So, yun lang mga kabayan ko muli. Maraming salamat at tatapusin ko na yung video na to. Hanggang dito na lang at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa support ang ibinibigay niyo po sa akin. At kita-kits po tayo sa mga susunod ko pang vlog or video na gagawin katulad nito. So God bless at maraming salamat po muli.